Quick tip lang po para sa aking mga kababayan o viewers na baguhan pa lang po sa pag-aalaga ng baboy, ang dry feeding system po ay magandang i-apply or gawin dyan sa ating mga biik kapag sila ay... Hi guys! Good morning! Kumusta? Guys, sa video na to, pag-uusapan po natin kung ano po ba ang magandang feeding. Is it dry feeding or wet feeding? Yan po ang tanong ng isa nating kababayan na si Jeffrey Gakula. So atin pong bigyan niya ng kasagutan guys or munting informasyon regarding po sa ating topic sa video na ito. But before we continue guys, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking munting channel, kindly subscribe na po and click the bell ring para po ma-notify ka sa mga bago kong ina-upload. King's VITA PLUS Animal Feed Supplement. So ngayon guys, dahil kakatapos ko lang pong nagbigay ng wet feeding sa aking mga baboy, meron po akong hinanda guys na dry feeding, no? Ito po ay ginagawa ko guys sa isa sa mga sistema sa aking feeding management. Nagbibigay po ako ng dry feeding yung bandang huli na guys pagkatapos po ng pagkain nila ng wet feeding. So guys, tignan natin. So ito guys ang aking mga baboy. Dik. Lika. Okay. So ito guys, ang kanilang kinakain niya na dry feeding na, no? Maya konti guys, mag-share po ako ng ilang mga simpleng information regarding po sa topic ngayon. Ito sa kabila, bigyan natin. Oh. Yan. Okay. Okay. Kain lang mga baboy. Kumbaga, itong dry feeds guys, panghimagas, no? Lastly na pong kinakain nila after po silang kumain ng wet feeding. Okay, so yan guys, bali kumakain sila ngayon ng dry feeds na panghuli pong binigay ko sa kanila after po silang kumain ng wet feeding na galing dito guys sa balde na dilaw, oh. Tingnan po natin. Okay? So, nakaubos na po sila ng dalawang baldi na wet feeding. Okay, so let's direct to the point po sa ating topic ngayon. Ano po ba ang maganda? Dry feeding or wet feeding? Una po sa lahat guys, ang aking pong masasabi. Halimbawa guys, nagpakain tayo ng dry feeds lamang. So, sa dry feeds po guys, ay talagang pag naubos nila yan, hindi po sila kaagad umiinom ng tubig. May mga baboy po na may mga pagkakataong nangyayari na after po silang kumain ng dry feeds ay hindi po sila kaagad nag-iinom direct ng water. Kalabanan po guys or kasagaran po or kadalasan sa mga baboy natin ay every after they eat dry feeds ay dumidiritso po yan pahinga, no? Katulad niyan guys, oh. Okay? So example lamang yan guys, no? Sila po ay nagpapahinga kaagad. Minsan naman dumidiritso sila sa nipple pig drinker katulad nito. Meron ding pagkakataon na or may mga baboy na talagang after nilang kumain ng dry feeds ay sadyang umiinom kaagad ng water sa drinker. Okay? Yan po ay akin lamang naobserbahan sa aking pagpapakain sa kanila ng dry feed system noon. Pero, tandaan nyo po guys, pero after 30 minutes to 1 hour, pag sila ay nakiinom na ng tubig ay makikita po natin na malubo ang kanilang tiyan. Bakit po? Dahil sa rason na yung feeds po na tuyo or dry feeds na ating pinakain sa kanila ay umi-expand po yan guys sa loob ng kanilang tiyan. Kaya po, based sa aking naranasan noon, nakikita ko talaga, nagtataka ako guys eh, after silang kumain noon ng dry feeds, maliit yung tiyan. Then binalikan ko after 1 hour, lumaki ang tiyan, lumubo. Kasi nga guys, ang feeds ay umi-expand pala yan sa loob ng tiyan nila. So ganun po ang nangyayari guys, talagang umi-expand ang feeds sa loob ng tiyan. So dako naman tayo guys sa wet feeding. Dito naman sa wet feeding guys, ang advantage po na aking nakikita sa wet feeding ay number 1, hindi na po sila umiinom ng tubig sa nipple pig drinker. Dahil busog na po sila sa hinigop nilang feeds na nakababad. So ganyan po kadalasan nangyayari. Busog na po sila sa kanilang hinigop na tubig na kasama na roon ang feeds na babad na. And then mabilis po guys madigest ang feeds na pasa na doon mismo sa tinatawag nating wet feeding, no? And then
Isa pa guys sa aking nakikita dito sa wheat feeding system of feeding management ay ang kanilang katawan guys, or ang kanilang chan. Makikita po natin na talagang lumulubo. Busog na busog po sila dahil po sa kanilang hinigop na wheat feeding. I-compare natin guys sa dry feeding, kung akin pong maalala noon. Hindi po gaanong kalakihan ang chan ng baboy natin, no? Unlike po sa wheat feeding na talagang lumulubo ang kanilang chan. Busog na busog po sila. Halata po na sila ay busog talaga. Pero ang kilo ng feed, halimbawa lang, isang kilo sa dry, pinakain mo yan, naubos po lahat. So sa wheat feeding guys, nilagyan mo ng tubig ang isang kilo na feeds, no? Halimbawa, ang 1 kilo na feeds ay nilagyan mo ng tubig na 3 liters, halimbawa. So, hindi na po siya guys, iinom ng tubig pag nahigop niya yung wheat feeds na iyong ginawa. Quick tip lang po para sa aking mga kababayan o viewers na baguhan pa lang po sa pag-aalaga ng baboy, ang dry feeding system po ay magandang i-apply or gawin dyan sa ating mga biik kapag sila ay nasa pre-starter stage pa lang. Ang ginawa ko nun guys sa batch na ito, noong sila ay nasa pre-starter stage pa lang, ay dry feeds po yun ang aking in-apply na sistema sa pagpapakain sa kanila. And then after ng pre-starter ay nag-starter ako. Sa starter naman, pinakain ko muna sila ng tig-iisang sako ng pure na starter feeds. And then pagkatapos guys nilang kumain ng pure na starter feeds, ay nagsimula na po akong pakain ng wheat feeding sa kanila. Then pagkatapos nilang kumain ng wheat feeding guys, ay sadyang binibigyan ko sila ng isang kilo na dry feeds para sa kanilang panghuli na kinakain. So guys, in summary, if you want dry feeding, pwede mong gawin yan. As long as hindi po matatapon o masasayang ang mga feeds na ating binibigay sa kanila. Ang importante, makain nila lahat yan, may pasok sa kanilang chan, busog po yan sila guys. And then yan po ay umi-expand. Bumabangon yan sila after 30 minutes to 1 hour, no? Para uminom ng tubig. So, nakain pa rin nila ang dry feeds. Sa wheat feeding naman guys, pwede nyo rin pong gawin kung inyo pong nanaisin. Basta ang importante, sila po ay busog na busog din, no? Marami ang nagsasabi na maganda daw ang wheat feeding kasi mabilis lumaki ang baboy, mabigat, no? Depende po sa inyo kung ano po ang inyong gustong gawin sa ginagawang pag-alaga sa inyong mga baboy, no? Quick tip lang po guys sa mga kababayan ko na baguhan pa lang, if ever na pipiliin nyo ang dry feeding system, ay siguraduhin nyo lang po na meron kayong patubigan para pag sakaling babangon sila ay talagang makainom ng tubig agad. So guys, hanggang dito na lang po ang aking simpleng video na ito. Sana may nakuha kayong munting kaalaman. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and click the bell ring para ma-notify ka sa mga bago nating ina-upload. God bless po sa ating lahat.